Rise and Shine Attorney. Good morning. Together with Ms. Gab. Good morning po. Yeah. Good morning, Fifi, and of course, Gab, Rise and Shine Pilipinas. Nagkita muli tayo, kaya lang online lang streaming. Alright. Attorney Nick, syempre, no, hindi naman pamilyar yung ating mga manonood sa trabahong pagiging spirit questor, no? Kwentuhan mo naman kami, ito ba ay trabaho, sir, or passion, or ito ba ay ano, gift or talent, Attorney Nick? It is a gift at saka ito ay isang passion, okay? Kasi may kakayanan kami na makakita ng mga kaluluwa at ginagampanan namin ito para makatulong sa mga kaluluwa na makatawid papunta sa liwanag. Yun nga lang, hindi kami kami yung nangunguna, hindi ganon. Kung hindi, kami yung sinasangguni ng mga pamilya kung sakaling sila ay nababagabag ng mga kaluluwang bumibisita sa kanila o yung mga taong may nararamdaman na kakaiba, doon lang kami pumapasok. So ito ay isang parang misyon kasi mayroon kaming kakayanan or gift. Alam mo, Gab, si Attorney Nick Nangit ay lagi natin kasama dito every year. Okay. Bukod sa pagiging spirit questor, isa rin siya, of course, lawyer and musician. Wow! So, napakaraming gift ni Attorney Nick, no? Pero, Attorney, ito ah, kasi napansin namin dito, kapag All Souls Day, no, talagang siyempre pinagdasal natin mga mahal natin sa buhay. And yun nga, may mga naliligaw ng mga kaluluwa. Bakit ba sila naliligaw pagkatapos sila pumanaw? Yes, naliligaw sila pagkatapos nila pumanaw, kadalasan dahil hindi pa nila alam na sila ay patay na. Yan ang common, karaniwang dahilan. Yung bang namatay sila na, let's say, biglaan, na stroke, o kaya na aksidente. Naliligaw sila kasi hindi pa nila alam na sila ay patay na. Yung iba naman, alam nila na patay na sila, kaya lang hindi pa nila matanggap. In denial pa sila. Kaya sila nagpaparamdam, hindi lamang sa pamilya nila, kundi maski sa ibang tao. O yung iba naman, naghahanap ng kasagutan kung saan ba sila nandoon, bakit wala na silang ganitong nakakayanan na, let's say, kumilos, or yung iba natatakot kasi tumatagos na sila sa mga pader. Yan ang common na dahilan. Alright, Attorney Nick, kapag po ba nakakakita tayo ng mga kaluluwa, syempre labas po ito sa ating anumang mental or physical disorders, no? Ano po ba ang ibig sabihin nun, Attorney Nick? Konektado po ba tayo dun sa kaluluwa o katulad ng mga napapanood natin, meron ba tayong nagawang masama dun sa kaluluwa kaya siya nagpaparamdam sa atin? Okay, maganda yung tanong mo, Gab, no? Kasi maraming nga pinapalabas kasi sa mga pelikula na mali talaga ang ipinapakita nila. Ginagawang katatakutan. Pero ang mga kaluluwa kasi, tayo yan eh. Kaya lang may physical tayong katawan. Sila, wala na silang physical na katawan. Ngayon, kaya naman sila nagpaparamdam nga dahil nga maaring hindi nila alam na sila ay patay na o kaya naghahanap sila ng kasagutan sa kanilang current na status, yung kanilang kinalalagyan, hindi nila maipaliwanag. Yan ay kung wala pang sumusundo sa kanila. Yun ang normal na dahilan. Alright, kung sakali po no, na makita ngayon si Gab, hindi, biro lamang po. Yung mga may third eye lang po ba ang may kakayahang makakita ng mga kaluluwa o kahit mga ordinaryong tao po? Kasi yung iba, meron nakikita, parang ano lang siya, white or black lang. Minsan, kapag sa mga bahay, pumunta, yes, or kung ano mang place. Maganda yung tanong mo, no? Kasi hindi lahat ng tao ay may kakayahan na makakita ng kaluluwa na buo. Okay? Ibig sabihin, pagka ikaw ay highly gifted o yung tinatawag na sensitibo ka, talagang makikita mo sila ng buo. Subalit, marami sa atin, in fact, lahat tayo may kakayanan eh, iba't iba lamang antas. May iba na talagang kitang-kita ng buo, parang tao, yung iba naman nakakita ng kagaya na sinabi mo nga, Fifi, eh guhit lang o kaya anino, pwedeng puting anino o kaya pwedeng itim, ano, na dumadaan lang, parang usok, no? Kaya lang, nasa sa atin na yan kung tayo ay sense natin sila. Parang sa ano rin yung television or sa radyo, no? Merong frequency na tinatawag. So sila, let's say sila yung mga transmitter, tayo yung receiver. Kung hindi tayo naka-tune in sa kanilang frequency, hindi natin sila mapapansin. Pero kapag pareho yung frequency, then makikita mo, makakausap mo pa nga. May mga taong may kakayanan talaga dahil highly gifted na sila. Samantalang yung iba, karamihan, hindi nila alam. Pero nakakaranas tayo niyan, minsan, di ba, yung paggising mo, naalimpungatan ka, bigla na lang, uy, parang may dumaan. Pagtingin mo ulit, wala na. O kaya minsan tayo ay nagtatrabaho, tapos biglang kinikilabutan tayo ng walang dahilan,
feeling natin meron tayong kasama or binakatipid sa atin, yun, it's because yan yung third eye na sinasabi. Alright. Attorney, speaking of third eye, no, kahit na tayo ay naka-virtual interview, mula po dyan sa kinalalagyan nyo, attorney, kunwari dito sa studio, may nararamdaman ba kayong frequency? Halimbawa. Oh, yeah. Yes, yes. Kasi ang frequency naman is ano eh, kapag may gift ka, kaya mong mag-tap into the astral plane, so walang time or space yon. Yung limitasyon ng time at saka space, wala. So kayang makita, kagaya nung nasa studio ninyo, kanina tinitingnan ko sa to, ah, nandun pa rin pala, nasa set ninyo yung mga dati pang nakita ko. Sila yung mga tinatawag natin, meron mga resident souls na yun, nandyan lang talaga sila, ayaw umalis. Medyo kinabahan ako doon, ah. Pero sige, ako tatry ko din. Gusto ko rin kasi magkaroon ng third eye. Ewan ko, ganun yung feeling ko, no? Pero paano ba namin pwede mabuksan na aming sixth sense? Kasi panigurado na rin sa atin, marami yung parang feeling nila may nakita sila pero wala talaga. I mean, sometimes this is being invalidated, eh. Alright, in a way, meron po bang paraan? Yes, meron. Yun nga lang kasi, sabi nga natin para sa pelikulang Spider-Man, ano, with that gift comes great responsibility. So, hindi, at saka hindi ka pwede maging choosy na kung ano lang yung gusto mong makita, yun lang ang magpapakita sa'yo. Kasi pagbukas na yung sinasabing third eye, marami kang pwedeng makita. Maski ayaw mo, pwede mong makita. At hindi lang yon, talagang makamaging mababagabag ka kasi maya't maya ay lalapitan ka. Hindi ka makafunction normal. Normally, ano? Pero pwedeng buksan kung gusto mo. Kasi nga lahat tayo meron. Kaya lang kasi yung educational system natin ay hindi ganong ina-stress kasi or ina-emphasize yung logical side ng ating mga brains o yung tinatawag nating left hemisphere. So hindi natin napapinapansin na. Samantalang yung iba na nasa creative field, okay, yung mga writers, performers, actors, sila yung mas sensitibo sa emosyon. Kaya mas lalo nilang nasisense. Mga nagsasabi po na matakot ka na sa buhay, wag lang sa patay. Pero dapat din po ba tayong matakot sa mga patay? Meron po bang mabubuti at masasamang kaluluwa? At may kakayahan ba silang saktan tayo, Attorney Mick? Okay. Maganda ng tanong mo, no, Gab, kasi mali kasi yung conception na good or bad ang mga kaluluwa. Hindi. Dahil parang tao rin yan, wala lang ang physical na katawan. So, ibig sabihin, yung kakayanan mo na gumawa ng mabuti at saka masama ay nandoon pa rin. Yun nga lang kasi, pag kaluluwa na yan, hindi naman yan gagawa na ng masama eh or yung ikasasakit ng kanyang kapwa. Walang ganun. Sa mga pelikula lang yan, kalokohan yun na pinapakita nila. Kasi kaluluwa, wala na nga silang physical na body. Pag ikaw ay nilapitan or kaya kinalabit ka, dahil nga bago pa lamang sa kanila yung estado na yon, eh parang ang dating sa tao ay tinulak. Pero hindi naman sila nanunulak. So ang akala na natin, sinasaktan tayo pero hindi sila nananakit. Sila ay parang tao rin nga. Normally, kung ano sila nung buhay, ganun pa rin sila kapag sila ay namatay. Attorney, halimbawa, makakita yung ating mga ka-RSP, ano ba yung mga dapat nilang gawin? Kasi minsan, they feel so attacked, no? So parang, ako, dapat ba magmatapang din ako para ma-intimidate ko rin yung kaluluwa? May mga ganun po bang mga scenario sa attorney? Oo. Hindi naman. Kasi magugulat ka, syempre, pagka hindi ka sa nights, nakakita ka, magugulat ka. Matatakot ka dahil nga yan yung ikinakalat na perception o yung napapanood natin sa mga pelikula, sa TV, yun ang mali kasi. Pero kapag nakakita ka, kadalasan ay may kailangan lang yan na dasal. So, ang pinakamaganda, pwede mo ma-ignore eh. Pwede mo sabihin, maski mentally lang or maski verbally, sabihin mo, ayaw mo makakita or i-deny mo na nandyan sila. Igagalang naman nila yan, hindi kanila gagambalain. Tapos kadalasan, gusto talaga nila dasal. Yan ang sinasabi rin naman sa Biblia na alam na maraming Pilipino na pinagdarasal natin sila, dapat nating ipagdasal kasi wala na silang kakayanan na ipagdasal pa ang sarili nila. Mananagot sila sa lahat ng pinagagagawa nila noong sila ay buhay pa. Alright, muli, nakasama natin si Attorney Mick Nangit, isang spirit questor. Attorney, maraming salamat po and happy All Souls Day. Maraming salamat. Happy All Souls Day. Maraming salamat.